Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Posibleng ikagulat ng publiko kapag nalaman ng mga ito kung sino ang nasa likod ng Lucky South 99 Outsourcing, isang Philippine offshore gaming operator o Pogo Hub sa Porac, Pampanga, na kamakailan ay nilusob ng mga otoridad. Talaga namang mapapaisip ka sa mga sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casio na magugulat at mabibigla ang publiko kung sino ang may-ari ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na dalawang beses nang sinalakay ng mga otoridad. Ang Lucky South 99 na may tuturing na pinakamalaki at pinakamalawak na Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa Porac. Hanggang noong isang araw, hindi pa inihahayag ng PAO kung sino ang may-ari ng Lucky South 99. Ang sinalakay na Pogo Hub ay konektado umano sa dalawang Pogo Hub na sinalakay sa Bamban, Tarlac noong Marso, kung saan mahigit 800 dayuhan na kinabibilangan ng mga Chinese, Vietnamese, Thais at mga Pilipino ang na-rescue. Ang dalawang Pogo Hub ay iniugnay kay Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Itinanggi naman ng mayor ang akusasyon. Na-discovery naman na pag-aari ni Guo ang compound na kinaroroon ng dalawang Pogo Hub. Dahil sa pagkakaugnay sa Pogo, sinuspindi ng ombudsman si Guo at dalawa pang opisyal ng 6 na buwan. Ang DILG ang nagsampa ng reklamo kay Guo. Ayon sa PAOC, malaki ang kaugnayan ng Pogo Hub sa Bamban na sinalakay na Pogo sa Porac. Dalawang beses nang sinalakay ang Pogo Hub sa Porac, subalit sa unang pagsalakay hindi nakakilos ang mga otoridad dahil sa binawalan naman o ng korte. Muling nag-apply ng search warrant ang PAOC at nagtagumpay sa ikalawang pagkakataon. Ang pagsalakay dahil sa natanggap na sumbong na maraming tinotorture na empleyado sa mga gusali ng Pogo. Isang Chinese na maraming sugat sa katawan ang nakatakas at na-rescue na ng PAOC. May mga iba pang lahi na pinipigil umano sa mga gusali ng Pogo. Nang pasukin ang gusali, nakita ang mga computers at iba pang mga gadgets, subalit walang nakita ang mga empleyado. Hinala ng PAOC, may mga nagtip na sa mga nag-ooperate ng Pogo na may isasagawang pagsalakay. Maaaring may katotohanan ang sinabi ng PAOC na ang Pogo Hub sa Porac ang pinakamalaki at pinaka-sophisticated. Nakatayo ang 46 na gusali sa 10 hektaryang lupain. Ang mga gusali ay may tigtatatlong palapag. Noong unang salakay ng mga gusali noong Hunyo 2, nagtakbuhan ng mga empleyado at 157 empleyado ang nahuli na kinabibilangan ng mga Chinese, Vietnamese at Malaysian. Kung mas malawak ang Pogo Hub sa Porac, dapat pagpaliwanagin din ang mga namumuno sa bayang ito. Bakit nakapag-operate ang Pogo at nakapag-empleyo pa ng maraming nationalities? Sangkot din sa human trafficking na walang ipinagkaiba sa Pogo Hub sa Bamban. Dapat na mag-imbestiga sa Porac tulad din sa Bamban. Una nang itinanggi ni Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil na protektor siya ng Pogo. Ito ay matapos madiskubre sa kanyang bayan ang pinakamalaking Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad nitong Miyerkules o noong nakaraang Linggo. Ayon sa alkalde, hindi nila binigyan ng permit ang Lucky South 99 na nag-ooperate sa Pogo Compound. Hindi rin niya umano pagmamay-ari ang lupang kinatitirikan ng Pogo Compound, at sa katunayan ay bago pa raw siya maging mayor ay nakatayo na ito. Wala rin daw nakakarating sa kanyang reklamo na may biktima ng mga pananakit sa sinalakay na compound, at kung meron man ay siya na raw mismo ang nanghingi ng search warrant para i-rescue ang mga biktima. Tinangka naman daw nilang inspeksyonin ang compound nitong atres ng Mayo, pero hindi sila pinapasok, kaya nagpapasalamat sila sa PAOC at sinabing handa silang makipagtulungan sa gobyerno. Nanawagan naman ang alkalde sa publiko na huwag maniniwala sa mga fake news. I condemn these heinous activities. Hindi po natin papayagan sa ating bayan habang ako po ay mayor na mawala ang na magamit ang ating bayan sa mga hindi tamang gawain. Makanano tamo pong maging protector nung itang simple violation na pwede tanang palampasan pero etaya pa pelampas. Pero ayon sa PAOC,
tukoy na nila ang pagkakakinanlan ng nagmamay-ari ng Lucky South 99. Subalit hindi pa nila ito kayang isapubliko sa ngayon. Sa ngayon ay bumubuo na ng mas malakas na kaso ang mga otoridad laban sa kanila. Nakita na po natin kung sino itong mga pangalan. Well, based on the documents that we have obtained from the search as well as the other documents that we have obtained from our partner agencies. As well as, we've also been able to retrieve certain other evidence that would point to the so-called beneficial owners. Kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners. Isinalang na din sa inquest proceedings ng Bureau of Immigration ang lahat ng mga dayuhan o foreign nationals na hawak ng PAOK, kabilang sa mga itong mga nahaharap sa mga kasong kagaya ng immigration violation dahil na din sa walang kaukulang dokumento na maipakita ang mga ito. Maiiwan naman sa bansa ang mga biktima at mga suspect habang nililitis ang kaso. Sa kasalukuyan ay hinihintay pa din ng PAOK ang kanilang pondo upang masimula na ang gagawing pagpapadeport sa mga dayuhan. Ayon din sa PAOK ay aabot sa 35 hanggang 40 million pesos ang nagagastos ng PAOK sa loob ng 4 na buwan sa pangangalaga sa mga illegal foreign workers. Malaki talaga ang posibilidad na may kaugnayan ng Pogo Hub sa Bambantarlak at ang Pogo Hub na nasa Porac, Pampanga, kung matatandaan. Sa ginawang pagbubuklat sa mga vault na nasa Pogo Hub sa Bambansa Tarlac, nagulat ng mga otoridad sa 16 pang mga vault na kanila pang binuksan sa mga sumunod na araw. Dahil sa unang vault ay nakakuha sila ng isang pares na naka-plastic pang posas at isang retractable na baton o isang uri ng pamalo. Ayon sa spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na si Dr. Winston John Casio, posible umanong ginagamit ang mga ito sa mga nagtatrabaho dito na hindi nakakakuha ng kanilang quota o target sa isang araw. Maaring pinoposasan umano ang mga ito, binubugbog, pinapalo ng baton o binabatukan sa tuwing sila ay hindi nakakatarget sa dapat nilang ma-achieve. Maaaring verbal abuse at kung ano-ano pang klase ng parusa at abuso ang ginagawa sa mga nagtatrabaho dito na hindi namimit ang kanilang target. Bukod sa mga pera at napakaraming mga dokumento at bukod sa posas at pamalo, sa isa pang Pogo Hub na nasa Pasay City naman ay nadiskubre at gumulat sa ating mga otoridad nang pasukin nila ito noong nakaraang taon ay ang isang torture chamber, sari-saring mga pamalo, pangkuryente, airsoft guns, mga batuta at yantok at mga nayuping aluminum baseball bat ang nakita nila sa loob mismo ng silid. Mayroon din ditong mga nakasabit na posas at bakas sa pader na mga natuyong dugo. Kung ang Pogo sa Bambansa Tarlac ay nasa likod lamang ng munisipyo, ang Pogo naman sa Pasay, malapit lamang sa munisipyo at istasyon ng pulis. Samantala, narito naman ang naging pahayag ng PAOK sa kumakalat ng balita tungkol sa mga Pogo Hub na nag-ooperate malapit lamang sa mga EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement site sa Pilipinas. Pag meron pong bigla na lang na itayo dyan sa inyong lugar na malalaking mga buildings, biglang dumarating ang mga dayuhan na hindi ninyo mga kakilala at hindi may pilawanag yung kanilang rason ng pananatili sa inyong mga bayan, ako'y nananawagan ulit sa ating mga mayors, sa ating mga governors, sa ating mga barangay captains. Ipagbigay alam po yung inyong mga pangamba sa mga kapulisan, ipagbigay ang inyong pangamba doon sa ating national government agencies nang sa gayon ay atin pong mapasara mga ito kung meron po sila ang ginagawang illegal. We have already investigated some online gaming platforms, online gaming sites that are near military sites. In fact, a good number of them are near and located near EDCA sites. We do hope that PAGCOR together with the other regulatory agencies do sit down together with the Department of National Defense so that once and for all we're able to ensure that not a single scam farm or not a single license Pogo for that matter would be located near our EDCA site.